Ang Weng Wang at Sesawa, tanggapin niyo ito. Ikinalulungkot ko ang pagkawasak ng hangganan at pagkaubos ng hukbo. Dahil dito, hinihirang ko si Yang Wengwang bilang maging tagapagayos at si Sesawa bilang tagapagutos. 10,000 kawal ang hahawakan ninyo at 30 kabayo para manguna sa paglusob sa kanlurang Siya. Ang Emperador! 10,000 laban sa 100,000 nila? Ang kautosang yan ay para sa kamatayan. Sumusuway ka ba? Eh ano naman sa inyo? Ipaalala ko lang. Alam kong kailanman hindi ka maaaring patawan ng parusang kamatayan. Ngunit para lang to sa kaligtasan ng inyong pamilyang dugumbughaw. Ngunit si Yang Wengwang walang ganong pribileyo. Pinunong Wang! Ang tungkod ko ay mula sa dating emperador. At kaya rin itong patumbahin ang walang kwentang emperador. Pati mga tiwaling opisyal! Huminahong ka, Taijun. Oras ang kailangan para maipadala ang mga sundalo. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, yung pangunahin 10,000 ay pauna pa lamang at ang buong pwersa ay parating na rin. Kapakanan ng pamilyang Yang ang una sa lahat. Tanggapin ninyo ang kautusan. Wengwang, tanggapin ang kautusan. Opo, Taijun. Salamat po sa inyong pabutihan, kamahalan. Taijun, at sa lahat ng kababaihan ng Yang, paalam. Hindi naman yata tama na si Wengwang ang gawin nila mandirigma. Huwag kayong mag-alala, Tia. Mananalo ako. Hindi ka nag-iisa. Siyempre, sasamahan ka namin. Ngunit bawal ang miyembro ng pamilya sa digmaan. Kung sasama siya, sasama na rin kami. Tama! Kami rin sasama! Kami rin sasama. Sige po. Wengwang. Labanan mo muna ang iyong mga tiya. Kapag tinalo mo sila, maaari ka na sa digmaan. Ha? Lalabanan ko sila? Hmm. Ngunit iniisip ko ang kaligtasan nila. Pwede bang si Pai Feng na lang? Sige ba? Ang makabitiw sa kanyang armas, ang siyang talo. Simulan niyo na. Payagan mo na ako sa digmaan. Huwag mo na akong pigilan.